Hello learners and parents, welcome back for another lesson. This video is for week 1 of quarter 4, which is about area of irregular figures made up of squares and rectangles. So in this video, or in this lesson, our objective is, after going through this lesson, you are expected to, letter A, find the area of irregular figures made up of squares and rectangles using square centimeter and square meter. And also, find the area of triangles, parallelograms, and trapezoids using square centimeter and square meter. So, ibig sabihin, dalawa ang matututunan ninyong isolve dito. Una ay ang area of irregular figures. Ibig sabihin, combination of rectangle and squares. And then letter B ay area naman ng triangle, parallelograms, and trapezoids. So, madali lang itong lesson na ito, children. So, let's start with this figure, which is the first example in your learner's packet. So, this figure is an example of an irregular figure. Bakit siya tinawag, children, na irregular figure? Kung mapapansin mo, itong figure na pinakikita natin sa ating screen na nanggaling din naman sa inyong learner's packet, hindi siya purely square, hindi rin naman siya purely rectangle. Bakit siya tinawag na irregular? Dahil ito ay combination o pinagsamang rectangles at square. So, nasan ba yung rectangles at square dito? So, this is the first rectangle and this is the second rectangle. At sa gitna niya, meron tayong square. So, kapag sila ay combination, itong tatlong figures na ito or tatlong shapes na ito pinagsama-sama in one figure, ang tawag natin sa kanya ay irregular figure. So, ang ating task ngayon is to solve for the area of this irregular figure. Mukha lang siyang mahirap tingnan sa una, mukha lang siyang mahirap isolve sa una, pero actually madali lang siyang isolve. So, how do we solve for the area of this irregular figure? So, the areas of such irregular figures can be determined by calculating the areas of these rectangles and squares. So, ibig sabihin nun, isosolve mo muna ang area nitong unang rectangle and then solve again for the area of the second rectangle, saka isolve mo rin yung area ng square. Ibig sabihin, isolve mo yung area nitong tatlong ito. And then, to find the total area of the irregular figure, which is a combination of rectangles and squares, we calculate the area of each figure separately and then add them to find the total area. Diba, isosolve natin ang area nitong first rectangle, solve again the area of the second rectangle, and then solve the area of the square. Kapag nakuha mo na ang area nilang tatlo, pagsasama-samahin o i-add mo para makuha mo naman yung total area nitong kabuuang irregular figure. Now, let's try to solve the area of this irregular figure. Kung mapapansin mo, nilagyan natin ng identification yung bawat shape sa ating irregular figure. Itong unang rectangle ay tatawagin nating rectangle A, pangalawang rectangle ay rectangle B, at ito namang square ay C. Okay, so una, kailangan i-identify mo muna ano ba yung dimension, ano ba yung sukat ng bawat sides. So, sulatan natin. Mayroong mga sides, children, na walang nakalagay na sukat. Kagaya nito, dito sa kaliwang bahagi ng rectangle A, walang nakalagay kung anong sukat niya. Pero, sa katapat niya, may nakasulat na 8 cm. At kung mapapansin mo naman, sila naman talaga ay magkapareho ng sukat. So, ibig sabihin, kung dito ay 8 cm, dito ay 8 cm din. So, para hindi ka malito, sulatan mo ng 8 cm. Okay. So, lagyan natin ng 8 cm. Uulitin ko, saan natin nakuha yung 8 cm na yan? Doon natin makikita sa tapat niya. Ito, o. Kasi magkapareho lang naman sila ng sukat. Okay.
nasaan pa ang sides na walang sukat? Dito sa side na ito, wala rin nakalagay na sukat. So, kung ito ay 4 cm, ibig sabihin ito ay 4 cm din. Kung mapapansin mo, silang dalawa naman ay magkasing haba lamang. Ano? So, dito naman sa ilalim na bahagi, ito daw ay 12 cm. So, kung ito ay 4 na, kung ang sukat na nito ay 4, at ito ay 4 din, ibig sabihin 4 plus 4 ay 8. So, ano na lang natitira dito? Kung imaminus natin yung 8 sa 12, ang natitira na lang ay 4. Ibig sabihin, itong lugar na ito, itong bahaging ito, ay 4 cm din. Kasi 4 plus 4 ay 8, 8 plus 4 ay 12. Dapat ang total niya ay yung kasing haba niyang guhit doon sa ilalim. Okay, so nagkakaintindihan tayo doon. So ngayon, hindi ka na malilito ano ang kanyang magiging sukat or dimension. May isang side pa pala, itong dito sa C. So ano, paano natin malalaman kung anong sukat nitong mga sides na ito? Itong side dito, itong side sa kaliwa ng C, itong side dito. Okay, so remember children, na itong figure na ito, itong letter C, figure natin or figure C, ito ay square. At kapag sinabi natin square, lahat ng sides ay magkakapareho ng sukat. Ibig sabihin, kung ito ay 4 cm, ito 4 cm din. Ito ay 4 cm din at ito ay 4 cm din. Pare-pareho yan ng sukat. Okay, so unahin natin isolve ang area ng rectangle A. So lagay natin dito, area of A. Ibig sabihin, ang tinutukoy natin ay itong rectangle A. So, paano ba natin isosolve ang area ng rectangle? Napakasimple lang ng formula niyan. Yan ay length times width. Haba at saka lapad. Ano? Okay, so alin ba ang length dyan? Ang length niyan ay itong 8 cm. So, ilagay natin 8 cm times ang width naman niya ay itong 4 cm. Ito ang width niyan. Okay. So, ito ay L. Lagyan natin. So, ang width ay 4 cm. Okay. So, now, wala kang ibang gagawin kundi i-multiply yung 8 at saka 4. So, 8 times 4 is equal to 32. Okay. So, tapos na tayo mag-multiply pero may gagawin pa tayo. Ano pa yung hindi natin dapat kalimutan? Yung units. Kapag ikaw ay nag-multiply ng para sa area ng isang figure, kagaya ng rectangle, huwag mo kalilimutang ilalagay ang unit. At dahil 2 cm ito, ibig sabihin, maglalagay ka rin dito ng 2. O ang basa na natin ay squared. Which gives us a final answer of 32 cm squared. 32 cm squared. Or 32 squared centimeter. Pwede rin yun. Ano? So, may sagot na tayo sa area ng rectangle A. A lang yan. Okay. So, lipat naman tayo sa area ng rectangle B. Okay. Sulat natin para hindi kayo malito. Area of B. Iisa-isahin mo lang bawat shape ng irregular figure. So, A stands for area. Ganun din. Dahil ang B ay rectangle, ang formula pa rin ay length times width. So, kung mapapansin mo, yung A at B magkasinlaki lang naman. So, ibig sabihin, kung ang length ng A ay 8, 8 din sa B, 8 cm. Times, ang width niya is of course 4 cm din. So, times 4 cm. Ganun din, multiply the numbers. 8 times 4 is equal to 32. Then, copy the unit which is centimeter. Ilang centimeter meron tayo? 2. So, 1 plus 1 is 2. Which gives us an area of 32 centimeter square. Okay, so tapos na tayo sa area of B. Punta na tayo sa area of C. Area of C. Okay, so yung area of C natin, ang C natin ay square. Sa inyong learner's packet, ang nakalagay na formula ay length times width pa rin. Pero actually, children, kapag ang shape ay square na, hindi na siya length times width, dapat siya ay area is equal to side times side. So, dahil naman ang nasa inyong learner's packet ay length times width, para hindi kayo malito,
ay okay na din yun. Ano, ganun din naman ang lalabas nating sagot. So, ang isang side niya ay may sukat na 4 cm. At dahil nga, kapag sinabi nating square, ay magkakasing haba dapat yung sukat o magkakasing pareho, magkakapareho ng dimension. Ibig sabihin, bawat isang side dapat ay 4 cm din. So, kung 4 cm ang nilagay ko dun sa unang S, sa pangalawang S, 4 pa rin. So, i-multiply natin. So, 4 times 4 is equal to 16. And don't forget the unit of measurement, which is centimeter. Ilang centimeter ang minultiply natin? Dalawa. So, magigitong squared. Ibig sabihin, ang area pala ng ating square sa ating irregular figure ay 16 centimeter squared. Ngayon, pupunta na tayo sa total area or area of the figure. Total area, pahiin natin para hindi kayo malito. Gawin natin kung ano yung nakalagay sa inyong learner's packet. Area of the figure. Pag sinabi natin area of the figure, ay di yung kabuuan na ano, yung kabuuang figure na naka-drawing dyan. So, paano natin makukuha ang area of the figure? Magiging A, which stands for area, is equal to area of A plus area of B plus area of C. Ibig sabihin, kung ano yung nakuha nating sagot na area ng A, na area ng B at area ng C, ipa-plus o i-add lang natin. So ano ba yung area of A? 32 centimeter square. So 32, sulat natin 32 centimeter or squared centimeter plus area of B ay 32 centimeter squared plus ang area ng C ay 16 centimeter squared. Okay, so i-add lang natin yan. So magiging 32 plus 32 plus 16. I-add natin yung tatlo. So 6 plus 2 ay 8 plus 2 is 10. Carry 1. 3 plus 3 ay 6. Plus 1 is 7, plus 1 is 8. Ibig sabihin, ang ating sagot ay 80. Ngayon, anong gagawin natin doon sa mga centimeter squared na nasa dulo ng bawat sagot natin o nakuha nating area? Dahil tayo naman na hindi na magta-times dito, magpa-plus na lang tayo. Ibig sabihin, yung mga centimeter squared, kukopyahin na lang natin yan. So, magiging centimeter squared pa rin ang iyong sagot. So, ang ating total area of the figure ay 80 centimeter squared. Okay, let's move to the area of triangle. Itong area of triangle, children, ay madali lang din siya. Ano? So, paano ba natin kukunin ang area of triangle? Unawain muna natin, what are the dimensions of a triangle? So, sa triangle, meron tayong tinatawag na base. At dito sa figure na nasa inyong learner's packet, ang base daw ay 9 cm. At ang height niya ay 6 cm. So, itong dalawang ito lamang na dimension o sukat ang gagamitin mo para ma-solve mo ang area of triangle. So, multiply the base and the height and then divided by 2. Ulitin ko, paano natin makukuha ang area ng triangle? Ang formula ay area of triangle equals kung ano ang sukat ng base, itatime sa sukat ng height, ang makukuhang sagot, i-divide sa 2. So, gawin natin itong figure na ito. I-solve natin. At ayaw gumana ng aking ballpen. Okay. So, sulat natin ang formula. Area is equal to base times height divided by 2. Ang base natin, according sa figure, naka-indicate na ay 9 cm. So, 9 cm times height, which is 6 cm. So, 6 cm divided by 2. Siyempre, bago ka mag-divide, dapat unahin mo munang isolve yung nasa taas o yung imumultiply natin. So, 9 times 6 muna tayo. So, 9 times 6 is, of course, 54. 54, ang unit of measurement natin ay centimeter. So, kopyahin mo. Ilang centimeter yung ating minultiply? Dalawa. Kaya maglalagay ka ng maliit na 2 sa may bandang itaas ng M. Ano? And then, dahil nakuha na natin ang product ng 9 at 6, proceed na tayo sa divided by 2. So, ilalagay ko sa ilalim ng 54 yung 2.
So, i-divide natin. 54 divided by 2. So, 5 divided by 2 is 2. 2 times 2 is 4. 5 minus 4 is 1. Bring down 4. 14 divided by 2 is 7. 7 times 2 is 14. 14 minus 14 is 0. So, ibig sabihin, ang nakuha natin sagot ay 27. Hindi pa tayo tapos. Alin ang hindi nyo dapat kalimutan? Huwag kalimutang ibaba o ilagay ang ating unit of measurement, which is centimeter squared. So, ang ating final answer o ang area ng ating triangle ay 27 centimeter squared. Ganyan lang kadali ang pagsusolve ng area ng triangle. Okay, what about the area of parallelogram? Ang area of parallelogram, nabubulol ako. Ang area of parallelogram, children, ay napakadali lang din. Para din lang siya halos. Ang solution niya ay parang katulad din halos ng area of triangle. Ang pagkakaiba lamang, dito, hindi tayo magdi-divide sa 2. Kung napapansin nyo sa ating formula, ang formula in solving for the area of parallelogram ay area equals base times height. Pag na-multiply mo na yung sukat ng base at yung sukat ng height, tapos na, yun ang iyong sagot. So, using this figure in your learner's packet, let us solve for the area of parallelogram. So, area, ang A ay ibig sabihin ay area, ano? Equals base times height. Ulitin ko, kapag parallelogram, walang divided by 2. Okay. So, ang base natin, naka-indicate na sa figure ay 12 meters. So, 12 meters times ang height natin ay 8 meters. So, 8 meters. Imumultiply mo lang. 12 times 8. 8 times 2 is 16. Carry 1. 8 times 1 is 8 plus 1 is 9. So, ang sagot natin ay 96. Kagaya ng sinabi ko kanina sa area of triangles, huwag kalilimutan ang unit of measurement. Ang unit of measurement ay meters. So, ilang meters ba ang minultiply natin? 2. So, maglalagay ka ng maliit na 2 sa ibabaw ng, hindi sa ibabaw, sa itaas na bahagi ng M. So, ang area ng parallelogram ay 96 meter squared. So, yan ang ating sagot. Ganyan lang kadali ang pagsusolve ng area of parallelogram. Okay, ngayon naman, ang isosolve natin ay area of trapezoid. So, kung mapapansin mo, children, sa ating formula ng area of trapezoid, may divided by 2. Almost the same siya ng pagsusolve ng area ng triangle. Ang pagkakaiba lang, sa area of trapezoid, meron tayong tinatawag na base 1 at may base 2. So, ang una mong gagawin, kung ano yung sukat ng base 1, ipa-plus mo or i-add mo sa sukat ng base 2. Pag nakuha mo na yung sum, pag na-plus mo na ang base 1 at base 2, saka mo palang imu-multiply sa height. At pag na-multiply mo na sa height, saka ka magdi-divide sa 2. Okay, so para mas maintindihan ninyo, ating isolve. Ayaw gumana ng aking ballpen. Anong nangyari? Wait lang, children. Okay? Yon. Okay, so isulat natin ang formula. The formula for solving the area of trapezoid ay base 1 plus base 2. Kung mapapansin nyo, children, nasa loob ng parenthesis ang base 1 at base 2. Anong ibig sabihin nun? Kailangan, di ba, sa rule of PEMDAS, ibig sabihin, kailangan unahin mo munang isolve ang nasa loob ng P or parenthesis. Pag nasolve mo na yung nasa loob ng parenthesis, saka ka lang pupunta sa nasa labas niya. Or ibig sabihin, saka mo lang imumultiply yung height doon sa nakuha mong sagot ng base 1 at base 2. And then, pag na-multiply na, saka divided by 2. Okay, so isolve natin. Ang base 1 natin ay yung 6 cm. So, sulat mo, 6 cm plus, cm ba talaga yun? Okay, tama. Plus base 2, which is 8 cm. Ang tanong, ma'am, paano po pag nagkabaliktad yung base 1 at base 2? Okay lang yun. Kasi kahit naman magkabaliktad ang 6 at 8, pareho ka pa rin ang magiging sagot kung tama ang iyong pagkaka-add. Times height, which is, ang height natin ay 3 cm. Okay. Pwede ka nang hindi maglagay dito ng x kasi meron na tayong parenthesis. Ang ibig sabihin naman ng parenthesis ay multiplication. Pero kung nalilito ka, pwede ka pa rin naman maglagay ng
x dyan. To show that you have to multiply the sum of 6 and 8 doon sa 3. Pag nakuha na ang sagot, saka i-divide sa 2. Okay, so mag-plus muna tayo ng nasa loob ng parenthesis. Ulitin ko ha, uunahing gawin, uunahing i-plus yung base 1 at base 2 na nasa loob dapat ng parenthesis. So 6 plus 8 is equal to 14 centimeter ang unit. Ngayon, ang tanong children, ma'am, dito po ba sa centimeter na ito, maglalagay na po ba ako ng squared? Maglalagay na po ba ako dito ng 2? Hindi pa po. Bakit hindi? Kasi ang operation na ginawa natin ay addition. Hindi pa naman tayo nag-multiply. Nag-i-square lang tayo kapag nag-multiply tayo. So dito, nag-plus lang tayo. Kaya yung centimeter natin, centimeter pa rin siya. Wala kang ilalagay na squared. Kailan ka maglalagay ng squared? Pagkatapos mong i-multiply yung 14 sa 3 centimeter. Kasi dito, magta-times na tayo. No? So, ilagay uli yung 2 sa ilalim. Uulitin ko ha, pag nag-plus ka lang, hindi ka mag-i-square. Mag-i-squared ka lang pag ikaw ay nag-times ng dalawang unit na magkapareho. Okay, so i-multiply na natin yung 3 at saka 14. So, 14 times 3. 3 times 4 ay 12, carry 1. 3 times 1 ay 3 plus 1, 4. So, you get a product of 42. Ngayon, dito papasok yung squared kasi ang operation na ginamit natin ay multiplication. So, yung centimeter lang natin kanina, magiging na ngayon 42 centimeter squared. Hindi pa tayo tapos kasi may divided by 2 pa siya. Okay, so, alam naman natin, 42 divided by 2 is 21. O, kung nalilito kayo, pakita pa rin natin 42 divided by 2. 4 divided by 2, ilang 2 meron sa 4? Siyempre, dalawa lang. So, 2 times 2 is 4. Bring down 2. 2 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. 2 minus 2, 0. So, ang sagot mo ay 21. So, 21, yung centimeter squared, huwag kalimutang ilagay sa iyong sagot. Dahil pag di mo sinulat, magiging mali pa rin ang iyong final answer. So, ang ating ang area ng ating trapezoid ay 21 centimeter squared. Ganun lang kasimple at kadali ang pagsosolve ng area of trapezoid. Okay, so tapos na tayo sa ating discussion. So, it's your turn now to solve for the area of irregular figures and parallelograms, trapezoid, and ano pa yung isa, triangle. So, punta tayo sa learning tasks na nasa inyong learning packet. Learner's packet. So, learning task 1, find the area of each regular figure. So, kagaya ng tinuro ko kanina, yung mga bahagi na walang sukat, paano mo malalaman kung ano ang sukat or dimension yan? Titingnan mo yung available dimensions na nasa kanilang sides. Ano? Imamatch mo lang yun doon. So, next, punta tayo sa learning task 2, find the area of each figure. So, ang nasa number 1 ay triangle, number 2 triangle din, number 3 is a parallelogram, and number 4 and 5 are trapezoids. So, pinakita na natin yan dito and explain ko na how to solve for the area of these figures. Itong learning task 3 ninyo children, baka may konti lang ko explain dito kasi baka malito kayo. This is a combination of irregular figures and triangles, parallelograms, and trapezoid. Gagaya sa number 1, ito ay pinagsamang rectangle at saka, di ba, simula dito hanggang dito, yan ay rectangle. Ito namang kalahating ito, o itong bahaging ito, ay triangle. So, paano mo masosolve yan? Kailangan kunin mo muna ang area nitong rectangle, and then kunin mo ang area nitong natitirang triangle, saka mo i-add para makuha mo ang area na kabuuan nitong figure. So, ganun ang gagawin mo dito sa 1 to 5. Dito naman sa learning task for children ay madali lang din, naka-word problem lang siya. Pero para sa akin mas madali siya kasi naka-indicate naman dito kung ano yung shape ng bawat number. Kagaya sa number 1, Mr. Pablo bought a residential lot. The lot is in the shape of a trapezoid. So dahil ito ay na
naka-indicate naman na trapezoid, ibig sabihin, ang gagamitin mong formula ay pang trapezoid. Mayroon pang drawing sa number 2, ay sa number 1. Sa number 2 naman, wala nga drawing, pero nakalagay naman na siya ay parallelogram. O, nakalagay ay base is 24 meters and height is 16 meters. So, ia-apply mo lang yung formula natin dito sa ating mga word problem. Kasi naka-indicate naman, ano ba yung mga shape ng tinutukoy na tinutukoy sa ating bawat problem. So hanggang dito na lang children ang ating lesson. Sana masagutan nyo yung mga learning tasks na sa inyong learner's packet. So thank you very much. Please don't forget to like and subscribe. And see you again next week. Thank you. God bless.